minsan, may tao magtanong sa akin, ano daw ang esensya ng buhay para sa akin? Sagot ko ay, para tayong hangin, umiihi at daraan sa kung saan, at nararamdaman ng bawat nilalang. Parang tayo, bilang tao, nagdaraan sa buhay ng bawat isa. May iba't iba tayong hatid na pakiramdam. Mayroong lungkot, saya, digalig, at minsan pangamba. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay yung nadarama nating pagmamahal. Parang hangin, hindi mo nakikita, pero nadarama. Pero ang nag-iisang hangin na nagbigay buhay sa atin ay ang pag-ibig na binigay niya. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Kami dito sa Canusian Sons of Charity, unang-una na kailangan matutunan ng mga gustong magiging isang relihiyoso at isang magiging pare, specifically bilang isang Canusiano, ay of course yung charisma ng Canusian Sons of Charity. We can say that truly God so loved the world that He gave His only Son and made us Canusian Sons of Charity, called us to serve the least of our brothers and sisters. And looking back to the life of Saint Magdalene, discerning the sign of her times, she felt impelled to follow the Christ crucified. And though she was noble and rich, she humbled herself and became poor, and to witness the love of Jesus and to make Him known and loved. And basically, this is the charism that we are living today, continuously living today, to continue the charism, particularly to serve the young people, to educate the young people more specifically, and the poor and the little ones. This is really the mission, the ministry that God that entrusted to the Canusian Sons of Charity to express, to share His love in serving the poor, the youth, and the little ones. Sa loob ng seminaryo ng Canusian Sons of Charity, natutunan ko bilang isang seminarista ay ang paghubog sa akin ng Panginoon. Dahil dito, dahan-dahan na palalim ang aking ugnayan at ang aking kamalayan sa tunay na esensya ng aking buhay. Natutunan ko rin ang makisama sa kapwa ko seminarista, sa ilang mga pari, dahil naniniwala ako na ang Panginoon natin ay namumuhay sa bawat isa. Dahil sa pagiging isang relihiyoso, naniniwala kami na wala kaming pag-aari. Ang tunay na pagmamay-ari namin ay iisa lang, at si Jesus iyon. Para sa amin, ang pagiging isang relihiyoso ay ibinase sa sinabi ni Jesus, "Natalikuran ang lahat at sumunod ka sa akin." Tinulungan din ako ng aking formation sa maraming aspeto, lalong-lalo na sa teolohiya, kung saan mas napalali at naintindihan ko ang banal na kasulatan sa tulong ng aking mga guro sa paaralan at sa seminaryo. Dito sa Canusian Formation House, the stages of formation, first
aspirancy program, 1 year. Second is postulancy, 1 year. Third is novitiate, another 1 year. And then fourth is 4 year theology. Then after 1 year of theology, there is 1 year for preparation for the perpetual vows and also for the ordination. And after that, we have also this ongoing formation for the young priest and for the young religious. Siguro isa sa mga hirap na aking nadanas sa loob ng seminaryo ay tanggapin na kailangan kong iwanan ang aking pamilya. Pero dahil dito, nagbukas ang Panginoon ng isang napakagandang regalo. Isang bokasyon para sa misyon. Ang makatagpo ng bagong kapatid, ama at ina sa mukha ng bawat mananampalataya. Ang calling para sa akin ay isang bagay na ikaw lang ang makakaintindi at ikaw lang ang makakaramdam. Dahil iba't iba ang kanyang pamamaraan sa pagtawag sa bawat isa sa atin. Naniniwala ako na ang calling ay hindi lang tenga ang importante sa pagdinig, kundi ang puso na nakakaramdam. Dito sa tahanan ng ating ama, dinala ako ng pag-ihip ng hangin niya. Dito ko nakasama ang mga kapwa ko seminarista na tumugon sa pagtawag niya. Sabay naming tinatahak ang saya at mga pagsubok upang maging matatag na lingkod at magsilbi sa ngalan niya. Ang aming mga pari na nagsisilbing gabay at guro sa aming bokasyon na tinatahak, ang aming mga kuya at ama. Hindi ko man alam ngayon kung ano ang nag-aantay na bukas para sa akin. Pero isa lang sinisigurado ko, ang sinusunod kong pag-ibig at hangin ay patungo sa kaligtasan mula sa kanya. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. That flows down through my veins. I feel the chill inside. Your love is like the river that flows down through my veins. Sigh.